So guys, nandito ako ngayon sa kusina, magmumukbang tayo guys. So way back, year 79 or 80, childhood, when I was in 5 years old or 4 years old, I think. So guys, ang alam namin noon is napakasimple lang. Kasi sa hirap ng buhay noon namin, nung namulat ako at nagkaroon ako ng isip habang nasa pamilya ang aking mga magulang at itinataguyod ang aming pamilya ng aking mahal na inang ama, kami po ay nakaranas ng kahirapan din. So guys, kung nakarelate kayo, kami po ay nagulam ng tuyo at mantika lang. Sa hirap ng buhay, yun ay naranasan namin guys. So guys, papakita ko sa inyo yung karanasan ko nung ako'y batang-bata pa. Kaya ngayon, i-refresh natin. Kung kayo nakarelate dito, siguro alam nyo kung ano ang gaano kasarap magmukbang nung time na yun. Guys, papakita ko sa inyo kung ano ang aking ulam. Guys, may isang pinin ako ng kanin. Then may mantika ako at saka toyo. Ngayon guys, paghahaluin lang natin yung mantika at saka toyo. Then yun lang po ang ating ulam. So guys, samahan niyo ako. Bata pa kami, ang mama ko, nakikita ko na naghawak niya ang toyo. Toyo, sinasalin niya sa isang tasa at hinahaluan niya ng mantika. Ayan, mantika po guys, mantika as in. Mantika. So, nung time na yon, sabi ko, ayan ba ang ulamin namin? Minsan, napapatingin ako sa mesa namin at wala akong nakitang ulam. So guys, ang mama ko, sa hirap ng buhay, ngayon, nakita ko minix ng mama ko yung mantika at saka toyo. So guys, ito, ganito ang mama ko. Sasalin ng kami tatlong magkapatid. Kami po ay tatlong magkapatid, dalawang lalaki, at ako po ay nag-iisa lang. Pero ngayon, sabi nila bakit tatlo na kami. Ngayon guys, ito guys, ganito ang mama ko. Nagsasalin niya ng mga kanin sa harapan namin, sa isa. At pakatapos masalin na ng mama ko yung kanin, yung pinggan namin, tatatlo. Salo-salo kami guys, sa harapan ng lamesa. Ay, wala pang lamesa guys. Kami nasa lapag ng bahay. Nakaupo kami na parang yung Buddha. Sahig namin noon guys is kawayan. Yun ang aking nakarisnan. Ngayon guys, habang tinitingnan ko yung mama ko kung anong ulamin namin, sinasalin ng kami guys ng mama ko ng ganito. Pag ganun siya guys. Minimix niya sa kanin namin isa-isa. At nilalagyan niya ng mantika at saka toyo yung aming kanin. So guys, ngayon, papakita ko sa inyo kung ano yung ginawa ng mama ko noong nung bata pa kami. So guys, happy eating. Subukan natin, kainin ang ating rice with the toyo at mantika. Guys, ganito lang. Masarap siya. Masarap siya guys. Parang minsan iniisip mo na lang yung lasa ng adobo. Ito yung pagkain na walang kasawa-sawa. Ito yung paulit-ulit namin kinakain guys nung kahirapan namin. Guys, ang sarap. Try nyo. Alam po marami na kakarilis dyan. Sarit-saring ulam po ang naranasan namin noon nung kami po yung mga bata pa. Nag-aagawan kami ng kapatid ko. Pero guys, in fairness, masarap siya. Ganito guys ang buhay namin yung mga bata pa kami. Naranasan namin na mag-ulam ng ganitong klase. Kaya guys, nung mga naglalakihan na kami, doon namin pinakita sa mga magulang namin yung pagpuporsige na matulungan sila. Kaya sa hirap ng buhay noon,
halos lahat pinagdaanan namin. Minsan guys, naranasan namin kumain ng kanin na bigas, ay kanin na mais, ay if I'm not mistaken, mais ata yun, mais na kulay dilaw. Sinasaing yun ng mama ko ng walang halong kanin. Ako guys ay bata pa, ako yung pinakamaliit sa bahay sa aming tatlo magkapatid. Umiyak ako, naghahanap ako ng uulamin kung anong pagkain namin. Hinahanap ko, sabi ko sa mama ko, pag nakapunta na, nakaharap na ako sa lamesa, mama, ano pong ulam natin? Yung papa ko naman, dahil mahal na yung bunso niya, sabi niya, tika lang, hahanap ako ng isang itlog para sa anak ko. Kasi guys, halos di ko talaga makain yung pagkain na inyain ng aking mama na kanin na mais. Napakasakit po sa lalamunan, pero yung mga kapatid ko, malalaki na rin. Parang halos sanay-sanayan na silang kumain ng ganong pagkain. So, kaya ang nangyayari nun guys, ang papa ko, lagi na lang akong tinatabi or inaanoan ng pagkain. Kung baga, hinihiwalayan or pinaglalaanan. Kahit maliit na ano yan, kung sa ano itlog. Basta laging may itlog yan, hindi yan nawawalan kasi marami naman kami manok. Kaya kumbaga, na-spell din ako ng papa ko. Kaya guys, ito, kakita ko sa inyo yung ginagawa ng mama ko nung mga bata pa kami. Nagsakripisyo sila para mabuhay nila kami at yung mapalak kami nila na maganda sa mga mabuting pamamaraan. Kahit kami naghihirap guys, mahal kami ng aming mga magulang, ipinakita nila na kaya nila kami buhay sa hirap at sa mga pinagdaanan nila sa buhay nung kami mga bata pa. Kaya kumbaga, lahat ng yun ay akin isinaisip, sinapuso't isipan para kung ako lumaki, ipadanas ko rin sa kanila na sana mabigyan ko sila ng magandang buhay. Pero sa di mga inaasang pangyayari, maga ako guys nawala ng papa. So ang papa ko nakasama ko lang until 2006. So hindi ko siya napadama sa kanya yung kasaganaan ng buhay namin. Kasi nung time na yun, ako yung nagtatrabaho na sa City Hall, may maliit pa ang sahod ko. So, tamang-tama lang sa aming pamilya. Pero sa di inaasahang pangyayari, nagkasakit ang papa ko for more almost 2 months. Kami nasa ospital. Halos bahay na ng papa namin yung ospital sa loob ng 2 buwan. Pero sa di inaasahang pangyayari guys, siya po ay nawala sa amin. Kaya, hindi ko sa kanya napadama, naparanas yung ganitong nandito na ako sa ibang bansa. Kaya, guys, ito lang masasabi ko sa inyo. Habang buhay pa ang ating mga magulang, kung kaya natin ipadama, ipakita sa kanila habang tayo na kasama nila, iparanas na natin habang buhay pa sila. Hindi pa huli ang lahat, guys. Hindi pa huli ang lahat. Kailangan natin ipakita sa kanila. Ako, ngayon, ang mama ko, pinapakita ko sa kanya yung pagmamahal ko sa kanya. Sa amin tatlong magkapatid, ako na lang walang asawa. Then yung 2 kong kapatid, may asawa na. Ngayon, sa awa ng Diyos, andito ako ngayon sa ibang bansa para ipadama ko sa aking magulang na mahalaga siya sa akin. Gusto ko tumbasan niya yung kahirapan na ginawa niya sa amin nung kami mga bata pa. Although na 10 years ko na siyang hindi nakakasama lagi lahat ng celebration, pero hindi ko siya nakakalimutan na batiin sa mga special occasion or sa kanyang birthday, at lalong-lalo na hindi ako nawawala ng communication sa kanya. So guys, ito lang masasabi ko sa inyo na
habang buhay pa ang ating mga magulang, ay pakita natin sa kanila na mahal natin sila. Just always say hi. Mama, always say I love you. Papa, I love you. Huwag natin walain yan, guys, sa mga magulang natin. Kasi kung nasa malayo tayo, lagi natin ipadama sa kanila kung gaano natin sila kamahal. Dahil sa mga sakripisyo na binigay natin, bigay nila sa atin, hindi pa natin kayang matumpasan. Since birth, pinaglilihi pa lang tayo, nakaranas ng ating mga magulang ng paghihirap. Nung nanganak siya, 9 months tayo, dinala niya sa kanilang mga sinapupunan. So, kailangan nating padama sa kanila. Hindi natin kayang bayaran yon. Sabi nga, ang magulang hindi makatiis sa kanilang mga anak. Pero ang anak natitiis ang mga magulang. So guys, ito lang ang masasabi ko sa inyo. I-break natin yung salitang yon. Dapat vice versa. Kailangan natin, hindi natin matiis ang ating mga magulang. Guys, huwag natin hayaang maging huli ang lahat. Just always say, Mama, Papa, I love you. Ako guys, yung papa ko, minsan ko lang nabulungan ng I love you. Nawala siya. Hindi ko naparanas sa kanya yung magandang buhay. Hindi ko naparanas sa kanya yung kasaganaan na dito ako sa ibang bansa. Hindi ko naparanas sa kanya yung masarap-sarap na buhay sa pagsasakripisyo niya sa akin. Ako yung, alam ko ako yung pinakamahal ng aking ama. Kaya, hindi naman siguro nagsisisi dahil nagsakripisyo ako sa kanya na 2 buwan na nasa hospital siya. Ako rin ang nag-alaga sa kanya kasi ako yung walang asawa. Kami ng mama. Kaya guys, sana sa lahat ng paghihirap ng ating mga magulang, sana huwag natin ignore, natin pabayaan. Wala yun. Mahal tayo. Kahit anong mangyari sa atin, alam natin yung mahal tayo ng ating mga magulang. Sinasabi lang niya yan. Sabi nga, kahit saan tayo mapunta, lagi nagkaanala ang ating mga magulang. Kaya guys, sa video na to, sana may matutunan kayo. Huwag sana kayo magsawa. Kahit naging emotional ako, totoong nangyari ko sa buhay ko. Guys, maraming salamat. Taposin ko na ang video. Andito lang ako. Sana maging inspirasyon nyo yung mga bagay na nasabi ko. Love your parents. Hindi ba huli ang lahat? Guys, I love you. I love you, I love you. Huwag tayo magsawa, magsalita ng I love you. Guys, tapos na ang aking mukbang. Natapos sa emotional. So guys, salamat. And God, more blessing to come.